So yan guys, balikan natin to. Welcome to my channel ulit. So nalinis na natin yung ating makina gamit tong ano, engine flush natin. So ngayon, part 2 na to. Hindi kasi natin naisama to nung gabi kasi wala pa tayo nito, number 17. Ayan. Para dito. So ito kasi guys, andito yung strainer. So since nalinis na ng engine flush yung mga dumi, so pwede siyang magbara dito. So kaya kailangan i-check din natin to. So try na natin buksan yung ano, ating strainer. So start na tayo guys, buksan natin yung ating strainer. Sana hindi masira kasi wala akong mahanap na Stanley. So Lotus yung nakita ko. So try natin. Yun. So yan, bukas na. So sasawurin natin yung ano. Ang i-check natin dito guys ay yung strainer. Ito kasi yung pinaka-filter niya. Ngayon, kung kaya nyo makahanap nito ng o-ring na to, mas maganda. Pero kung wala, eh obserbahan nyo kung hindi magli-leak. So ito na guys, sugutin natin yung ating strainer. So kung wala namang dumi, lilinisin lang natin siya ng gasolina. So ayan guys, dahil dun sa ano natin, sa engine plus, nakita nyo yung mga dumi oh. Bumaba yung mga dumi. Ayan. Ito yung nagsisilbing filter, oil filter ng ating Honda Beat. Itong strainer na to. So lilinisin natin. Ayan guys, kita ba? Sana kita sa picture yung dumi. Ayan, sa video. Ayan, ang daming dumi. So ito yung dumi dun sa loob ng makina na natanggal ng ating engine flush. So lilinisin natin to gamit yung gasolina. So tanggalin natin. Ngayon, itagilid natin, baka may natitira pang dumi. So ang laking bagay ng engine flush na yan guys, kasi hindi mo na kailangan i-overhaul yung makina. Malilinis mo siya, matatanggal mo yung dumi. So wala nang nalabas. Malinis na rin. Ayan, malinis yung ating makina. So lilinisin lang natin yung ito, yung strainer na yan. Then ibabalik na natin siya. Stakpan muna natin, baka pasukin ng alikabok kasi mahangin. Dito lang kasi ako sa labas nagana. Ito pwedeng gasolina, pwedeng diesel yung ipanglinis nyo. So try ko na lang tong diesel. Kasi yun ang marami dito. So yan, linisin muna natin siya guys. So gamitin ko diesel na lang. Kasi yun ang available. So yan, brushin lang natin yung strainer gamit yung diesel. Tanggalin lang natin yung dumi. Kung may pambuga kayo, mas maganda. Yan, kumalas kasi yung mga dumi nito gawa nga nung ginamit natin na engine flush. Importante to guys, lalo na dun sa may, mga may edad na motor, mga 5 years pataas. Yan, importante itong paglilinis ng internal, yung pinakailalim na makina natin. Yan o. So lahat ang dumi dyan, ilalabas na yan. Ito yung sa pinakailalim. So hindi natin alam kung gaano kadumi yung meron sa makina nyo. So pwedeng magbara. So importante na linisin natin to. Buksan natin tong ano niya, strainer. Guys, strainer ang tawag dito ah. Ang function nito parang oil filter.
oil strainer to pag sa Honda Beat o sa mga scooter ng Honda. Hindi ko lang alam sa ibang brand yung counterpart niya. So kung gusto niyo ng magandang linis, gasolina, kasi kumakalas talaga yan. So yan, malinis na siya. So yan guys, malinis na 100%. So ibabalik na natin siya. Itong ating ano, oil filter. Buksan natin. So guys, magkakaiba tayo ng dumi ng makina. Ayan yung mga dumi niya, oh, na natanggal. Malinis to, pinunasan ko yan. So yan yung natanggal natin ng mga dumi sa loob na nakakapit dito sa oil strainer. So magkaiba tayo ng makina. So depende yan sa dumi. So ang suggest ko sa inyo, after nyo mag engine flush, buksan nyo to, itong strainer, buksan nyo yan. Linisin nyo, ha? Kasi baka yung iba sobrang dumi na, magbara. So hindi makakaikot yung langis. So magiging problema yun, masisira yung makina. So ikabit na natin to guys. Ayusin natin yung camera. Tutok natin dyan. Ayun. So tanggalin natin yung plug nya. Ang advice ko, bumili kayo ng bagong o-ring ito. Eh kung wala naman, edi ito pa rin luma. No choice tayo. So ibabalik ko na siya kasi nalinis na natin. Gasolina, mas maganda panlinis. So ito kasi yung available sa akin eh. Kaya ito muna ginamit ko, yung diesel. So kabit na natin yan. Yung spring nya. Isang set yan guys ha. Kasama yung spring. So ayusin yung pagkabit. Pagbalik. Ayusin ko lang kasi tanggalin natin ito. Hindi ako makaparma. So ayan. So ayan ang itsura yan guys. Kita nyo yung butas na to. Yan yung butas na maliit na yan. Diyan galing yung langis, babagsak dito. So masushoot yan dito sa ano, strainer. Ayan. Papasok dito sa loob. Ayan, sa loob ng strainer. Ayan o. Lagay ko yung strainer yun. Papasok yan dyan sa kanya. Babagsak doon. So lahat ng dumi nasasala. So yan. Isara na ulit natin siya. So pinakita ko lang yung tsura ng loob. Para makita nyo. So dahan-dahan lang. Ingat ha. Ito. Pwedeng malustre dyan. Kaya mag-ingat kayo. Size 17 to guys ha. So ako, impact ang gagamitin natin para safe yung ating strainer cup, hindi siya malostred. So dito na ako sa impact kasi mas madali. So isara na natin gamit tong impact ko.
Siguraduhin nyo na lapat pagtitirahin nyo ng impa kasi sisirain nyo yan. So okay na yun. So ayun, sa sobrang lakas halos sirain niya. So pwede nyo na lagyan ng langis to guys din. Okay na, biyahe na, takbo na kayo. Malinis na malinis na yung makina nyo. So yun lang guys, ito yung part 2. So paglilinis ng oil strainer after nyo mag lagay ng engine flush sa makina nyo. So yun lang guys, maraming salamat.